So good morning, I'm JP and welcome ulit sa ating Theories of Personality series. So at ngayon naman itutuloy na natin yung mga dispositional theories na inumpasahan natin kay Gordon Allport. So this time medyo kakaiba yung gagawin natin kasi usually ang pinag-uusapan lang natin is isang theory and isang theorist. This time we will be talking not one, not two, but four theorist. Although technically, tatlong theories lang kasi yung kina Costa and McRae, isa lang yan. But anyway, so medyo iba ng konti yung ating video for today. I hope you're ready and i-roll na natin yung intro. Nani! So let's start with defining what is trait nga ba. So ang trait is napag-usapan na natin last time. Technically speaking, traits are our habitual patterns of behavior, thought, and emotions which are relatively stable over time. So basically, ito yung mga ugali natin as a tao. Yung mga patterns natin, kung ano yung mga responses natin usually, kung ano yung mga lagi natin ginagawa, and so on and so forth. So ngayon ang tanong, paano natin malalaman kung ilan nga ba ang mga traits na common sa isang tao? Kasi ang ginawa ni Gordon Allport nun is, if you remember, tumingin siya sa dictionary and then nakakuha siya ng mga 18,000 words na pwedeng maging mga personal dispositions. Yun nga lang, ang 18,000 words na to can exist or not exist in a certain person. Which is very useful sa individualistic perspective but not so useful kung i-apply natin yung theory natin in general. So, ang mga sumunod na trait theories kay Gordon Allport is ganun ang naging thinking nila. Paano natin ma-generalize yung theory natin sa general population? So, isa sa mga una-unang nerd na kumasa sa challenge na to ay si Raymond Cattell. So, basically, ang ginawa ni Cattell is ginaya niya yung approach ni Allport na kung saan naghanap siya ng mga words na pwede mag-describe sa traits ng isang tao. Yun nga lang, hindi siya tumigil doon. Unlike kay Allport na parang yun, nilist down niya yung 18,000 words na pwede mag-describe sa personal disposition ng isang tao, si Cattell naman is tinry niya yung mga nakolekta niyang mga words sa ibang tao. So, paano niya ginawa yun? Yung 4,500 adjectives na to na pwede mag-describe sa disposition or trait ng isang tao is kinonvert niya into questions. No? And then yung questions na to is 171 questions, pinasagot niya sa maraming tao. Kumbaga, tinanong niya is, eto bang mga statement na to is pwedeng mag-describe dito sa kakilala mo? In a way, parang kumuha siya ng data from other people describing another person. And then meron din siyang mga ginawa na parang self-report naman. Kumbaga, tinanong niya, does this describe you or does this not describe you? So may self-report and then may report from second party. Yung mga data na to is tinali niya and then kinorelate niya sa bawat isa yung 171 items na to. So magka-produce siya ng isang malaking correlation matrix na 171 by 171 columns and rows. So basically, I'm oversimplifying this. Yung mga correlated na mga items sa bawat isa is nagtetend to cluster with each other. And eventually, na-discover niya na merong 16 clusters na nabuo dun sa 171 items na yon. And these clusters is what he called personality factors. Following that, according kay Cattell, meron daw 16 personality factors or 16 common traits ang mga tao based sa mga data na nakolect niya. Ang tawag sa ginawa ni Cattell ay exploratory factor analysis kasi basically in-explore niya yung data. Inallow niya yung data na mag-speak for itself. Of course, di naman literal magsasalta yung data. Ito yung theory mo. Hindi. Kumbaga, tinignan niya yung pattern na meron dun sa mga data na nakolect niya. In-explore niya, kumbaga, yung data niya. And yun nga, sa data na nakolect niya is may 16 personality factors na nakadisplay na sa inyong screen. So, hindi na natin isa-isayin yan kasi magtatagal tayo. So, basahin nyo lang, i-post nyo, tapos basahin nyo. No? Kasi self-explanatory lang naman lahat yan. And then, of course, hindi lang isa ang kumasa sa challenge ng paghahanap ng mga common traits sa sangkatauhan. Papasok din dito yung rival ni Cattell na si Hans Eysenck. Although, hindi ko alam kung naging rival ba sila, nag-away ba sila public. Ang nag-away, I mean, academic na away, ha? Hindi parang sa YouTube na parang
alam niyo na. Anyways, being the rival of Catel, of course, medyo meron silang pagkakapareho in terms of their philosophical leanings. Binibigyang importansya ni Catel yung observations, yung data mismo. Ganun din si Hans Eysenck. Ang tawag kasi doon is yung empiricist approach or empiricist philosophy. So, ibig sabihin, mas prefer nilang pag-aralan yung mga bagay-bagay na observable sa real world. And yung mga behaviors ng isang tao, as you imagine, eh, they are very observable. And then, yung mga collections ng mga behaviors na to can be grouped into traits. And then, yung mga traits na to can be further grouped into types. And ito actually ang multi-level personality model ng mga trait theorist or ng mga factor analytic approach. And then, determining the personality of a person. Although, parehas silang empiricist, eh, magkaiba naman yung approach nila sa pag-treat ng data. So, kung si Catel is ginamit niya ang exploratory factor analysis, si Hans Eysenck naman is ginamit niya yung confirmatory factor analysis. So, pareha silang factor analysis, meaning nagkinorelate nila yung mga data nila sa bawat isa, but the approach kung paano yung conceptualization is magkaiba. Kung sa exploratory factor analysis is walang theory before you are collecting data, kumbaga, hayaan mong yung data yung mag-determine kung anong theory ang mabubuo. Sa confirmatory factor analysis naman is gagawa ka muna ng theory, and then yung theory na to is itetest mo doon sa data. So, following that logic, si Hans Eysenck ay gumawa ng kanyang sariling trait theory na kung saan nagpropose siya ng tatlong personality traits or tatlong personality factors na nag-exist sa lahat ng tao. At ang mga traits na to ay ang neuroticism, extroversion, at psychoticism. Ang mga traits na to is bipolar, meaning yung extroversion can be spread out, kumbaga sliding scale yan. So, yung iba may mababang extroversion, yung mga iba may mas taas extroversion. And yung neuroticism, the same way din. So, sa neuroticism, yung the other end of the scale is tinatawag niyang stability. So, the higher the neuroticism, the higher the emotional instability. Pero pag mababa, yung neuroticism, as we all know, eh, mas stable yung tao. And then, on the psychoticism side naman, yung kanyang other side is sociability. So, kasi ang psychoticism is parang being away from the reality na. So, kapag mataas ang psychoticism is mas mataas ang tendency na hindi makipaghalubilo sa ibang tao ng maayos, maging psychotic. No? Iba na yung reality niya. But kung mababa naman psychoticism is mataas ang chance na pwede pa siyang mag-integrate sa society. Kumbaga, pwede siyang makihalubilo sa ibang tao. So, itong three personality factor theory na to ni Eysenck is pasado sa apat na kriteriya na sinet niya para masabi na yung personality factors is legitimate. Hindi lang siya statistical noise. Actually kasi sa EFA, may chance kasi na yung mga nakita nating factors is nagkataon lang. See, they may statistically make sense, but theoretically speaking, baka hindi sila mag-make sense. Kaya naman gumamit siya ng apat na kriteriya para masabi kung legit ba yung mga personality factors na makikita natin. So, yung unang criteria niya is dapat may statistical soundness, may psychometric properties of validity and reliability, ibig sabihin consistent. Pangalawa naman is dapat ang mga factors na to is pwedeng mamana, no? Kumbaga genetic siya, heritability is high. And then ang third naman is dapat it will theoretically make sense. And fourth, dapat yung mga personality factors na to can predict social phenomenon like drug use, propensity for sports, no, psychotic behavior, abnormal behavior, or even diseases. Diba? As we all know, may mga certain kind of personality na mas prone sa certain kinds of diseases. So kapag daw na-satisfy ang apat na criteria na to, is pwede na natin sabihin na legit yung mga factors na na-detect ng factor analysis. Which is a bit weird kung isipin natin kasi siya yung gumawa ng criteria niya and then siya din yung nag-rate ng kanyang own theory. So, obviously, magiging bias siya kasi sa kanya. But anyway, hindi natin siya masisisi since marami na siyang nagawang research about sa theories niya. Anyway, so ngayon, meron tayong dalawang kampo. Ang sabi ni Catel, may 16 personality factors. Ang sabi naman ni Eysenck is merong 3 personality factors. Tapos papasok si Costa and McRae. So sabi nila, why not both? Although hindi naman nila sa literal na sinabing why not. But ang ginawa kasi nila is, in-integrate nila yung dalawa. Parang sinabi nila, yes, tama ka, may 16 factors. Yes, tama ka, may 3 factors. But hindi talaga sila 16 tsaka 3. 5 sila.
Big 5 Factor Personality Traits. So technically, hindi naman si Costa and McRae ang nakadiscover ng Big 5 na to, kasi talk of the town na yung Big 5 before pa nila pasukin yung theory nito. Yun nga lang, mas nakilala sila kasi ginawa nila itong song full-blown theory, kasi before it's just a taxonomy. So anyway, ano ba yung mga Big 5 Factors na to? So kasama sa Big 5 Factors na to yung tatlong trait ni Hans Eysenck. But of course, may pagkakaiba. So yung neuroticism and extroversion is kasama sa Big 5. And then yung psychoticism is in-split nila sa tatlo. So ano yung tatlong to? Openness to experiences, agreeableness, and of course, conscientiousness. So ang openness to experience is how open is a person sa mga bagong ideas or mga bagong opinions, no? So kumbaga, kung mas mataas to, is mas weird. I mean, mas open nga sa maraming experiences. And then yung agreeableness naman is yung propensity for valuing social harmony. So kung mataas ang agreeableness, is mas mataas ang tendency na nakikisama itong taong ito. Which is, I think sa Philippines is very high sa mga tao. And then next would be yung conscientiousness. So yung conscientiousness naman is yung self-discipline. Or yung pagpigil sa mga impulses natin. Kasi yun nga naman, di ba? Kung mataas ang conscientiousness mo, is mas mataas ang self-discipline mo. Ibig sabihin, kaya mong i-deny yung mga gratifications or yung instantaneous gratifications for a long-term bigger reward. And kung mas mababa naman is, yan, pag nakita mo yung Shopee, ayun, wala na yung sweldo mo for wala na yung ipon mo bigla, di ba? Lalo na malapit na ang 7-7. Anyway, yun yung connection niya sa 3 personality traits. So, ano naman yung connection niya sa 16 personality factors? So, basically, yung 16 personality factors kasi pwede mo siyang i-factor analyze further. And then, madidiscover natin na yung 16 na to is pwedeng maggrupo pa into, guess what? 5 factors, no? Which are very parallel dun sa Big 5 factor na meron sina Costa and McRae. Iniba lang nila yung kanilang pangalan. Siguro for copyright reasons or something. So as mentioned nga kanina, mas nakilala sina Costa and McRae hindi sa pag-discover ng Big 5, kundi sa pag-expand ng Big 5 factor theory from a taxonomy into a theory. Ano ba ibig sabihin ng taxonomy? So taxonomy is just a way of describing or grouping certain kinds of things, like in this case, yung mga traits, no? So kumbaga parang sinasabi lang na may Big 5 na traits yung bawat tao. Yun lang. Hindi niya ini-explain yung behavior, yung thoughts ng isang tao. So hindi siya full-blown theory. So sabi nila, basically, yung 5 factors na to is yung basic tendencies natin as an individual. Kumbaga, in a way, dinedefine ito ng genes natin. And then these basic tendencies will interact with the environment. Anong ibig sabihin nun? Habang lumalaki tayo, syempre, doon natin nakikita yung mga cultural norms, doon natin nakikita yung mga turo ng magulang, turo ng society, and so on. And for example, mataas ang openness mo, and then nalaman mo dito sa Pilipinas na so, pagkapag sobra kang weird, eh pinagtitripan ka, o kaya ini-smart shame ka, o kaya binubuli ka kasi masyado ka ngang weird. So, ang tendency is parang bababaan mo ng konti, mag-a-adapt ka ng konti, di ba? O kaya naman, malalaman mo dito habang tumatanda ka sa Pilipinas, eh dapat nakikisama ka sa ibang tao. So, yung agreeableness dapat mataas. Eh, mababa yung agreeableness mo. Pero buti na lang, sabi ng mga magulang mo, okay lang na hindi ka makisama kasi minsan pag nakikisama ka, eh napapasama ka pa. So, merong konting magbababa. Interaction ng konti sa agreeableness mo. Ang tawag dito is adaptation, or more specifically, characteristic adaptation. So, ang characteristic adaptations na to ay siyang magde-define or magpo-produce ng self-concept natin. Say for example, yun nga, yung agreeableness mo is mababa, parang hindi ka na naniniwala sa sinasabi ng iba. So, ang ginawa mo is pinakinggan mo yung sarili mo na maging high openness ka, mababa agreeableness mo, mataas ang conscientiousness mo, mababa ang neuroticism mo, and so on and so forth. So, magiging self-concept na yun. No, nalalaman niyo yung self-concept from other theories. And then this self-concept, of course, these basic tendencies, our characteristic behaviors, will influence our choices in our lives. So, for example, saan tayo magtatrabaho, sino yung mga taong pakikisamahan natin, and so on and so on. And these decisions will greatly affect what will happen around us. So, in a way, yung mga decisions natin can also affect our environment, which is following the theory of Alport na ang tao is hindi lang siya nag-a-adapt, eh, pwede niya ring i-control yung environment niya. So that is how Costa and McRae made Big 5 Factor Theory into a more comprehensive theory of personality.
But for me, I do not like that because parang tagpi-tagpi lang ginawa nila. But anyway, kumikita naman sila sa niyupay nila. So I think okay na sila sa buhay nila. Kung mapapansin nyo, yung dispositional theories or yung mga trait theories are not that kind of deep. Or wala silang over-explanation. Parang ganito ka, ganito yung traits mo, so ganito yung ugali mo, so ganito yung magiging personality mo. Diba? Very straight to the point, very direct, and very scientific. Scientific in a way na pwede natin silang i-falsify. Unlike the unconscious, unlike the archetypes, no? Etong extroversion, pwede mong masabi kung nag-exist o hindi. And modern psychology is actually leaning more in these trait theories, no? Lalo na sa assessment, lalo na sa mga normal personality. But of course, sa mga abnormal personality, hari pa rin yung psychodynamic theories. And bias ako doon, kaya parang hanggang kahit trait theories to, pinag-usapan pa rin natin yun. But anyway, so I think most of you will prefer these kinds of theories over dun sa mga masyadong complicated and masyadong philosophical na theories because it's more useful for general population. So ayan, napag-usapan natin yung mga dispositional trait theories and factor theories na dinevelop ni Nakatel, Eysenck, Costa, and McCrae. So I hope na may natutunan kayo and nag-enjoy kayo kahit papapano dito sa video na ito. Medyo kakaiba siya compared sa mga nauna kasi ang dami nating theories na pinak sa isang video. But I hope it's still coherent. I hope it's still understandable. And I hope yun nga, nag-enjoy kayo even though masyado tayo marami pinag-usapan. So huwag nyo kalimutan i-like and share yung video na ito sa mga open to experience nyong friends, and maraming salamat sa panonood. So yun na lang muna sa ngayon, and hanggang sa muli, paalam. Bye bye. Kailangan magpahinga.